Sabik ng mga kapiling ng kanyang pamilya, si Jelinor Pacheco, ang Pinoy caregiver na pinalaya ng Hamas. Wala na raw planong bumalik si Jelinor sa Israel pagkatapos ang masalimuot niyang karanasan bilang isang bihag. Nasa frontline ng balitang iyan si Faith Del Mundo. Nakapanayam ni Senator Rafi Tulfo sa kanyang programang Wanted sa Radyo ang Pinoy caregiver na si Jelinor Pacheco. Siya ang OFW na kabilang sa unang batch ng mga bihag na pinakawala ng militanteng grupong Hamas. Nasa programa rin ang kanyang asawa at ina. Ayon kay Jelinor, wala na siyang balak bumalik pa sa Israel matapos ang malabangungot niyang karanasan sa kamay ng Hamas. Ayaw ko na sana pong balikan yun. Okay, sige po. Masalimuot na araw po sa akin. Kasi dalawang balak po ang dumatlis sa paa ko. Datlis lang po. Yung pumatay sa alaga ko. Kasi nagtago na ako doon sa baba ng bed niya, sir. 5 taong nagsilbing caregiver sa Israel si Jelinor. At kahit sa gitna ng panganib, hindi niya iniwanan ang kanyang inaalagaan. Tanging dasal lang daw ang naging sandigan niya. Sabi ko sa Panginoon, patawarin mo ako lang. Tapos tanggapin mo po ako sa inyong kaharian. Patawarin mo ako. Hindi na ako takot mamatay. Malaki raw ang pasasalamat ni Jelinor na nabigyan siya ng 2nd buhay. Siguro, hindi pa tapos yung mission ko dito sa mundong ibabaw. Totoo po yan, sir. Naniniwala po ako dyan. Meron po kayo mission dito sa mundo. May purpose pa po kayo. The most powerful weapon is prayer po. Sa ngayon, nasa Israel pa rin si Jelinor habang inaayos ang pamahalaan ang kanyang pag-uwi sa bansa bago magpasko. Maaga namang nagkaroon ng reunion ng pamilya Pacheco online. I love you, Papa. I love you too. Masaya-masaya po ako kasi nakalaya na po yung asawa ko. Akala po namin wala na talaga. Matagal po namin siyang hindi nakakasama tuwing Pasko, ma'am. Ngayon lang po ulit. Since 2018, wala pong Pasko na kasama namin siya. Ngayon lang ulit talaga. Kaya blessings po. Nagbigay rin ng tulong pinansyal si Senator Tulfo sa pamilya Pacheco. Samantala, pasado 6 PM nang dumating kanina sa NAIA Terminal 1 sa Pasay ang 36 na OFW na inilikas mula sa Israel. 32 sa kanila, mga caregivers, habang 4 ang hotel workers. Binigyan din sila ng tulong pinansyal ng Department of Migrant Workers at OWA. Naging ghost town yung normal na dating buhay namin. Naging ghost town yung area. Tapos rinig na rinig ko yung palitan ng bomba between Gaza and Israel. Pinapaistay ako nung amo ko. Umiiyak siya sa akin, nagmamakawan, huwag na sana kumalis. But I thought na pag nag-stay pa ako doon, magkakaroon ako ng anxiety or post-traumatic disorder. Ayon sa DMW, higit 50 pa ang uuwi sa mga susunod na araw. Alam naman yung mga Pilipino, kapag magpapasko, gusto makapiling yung kani-kanilang mga pamilya. So ang importante po doon, we are able, willing, and competent to assist each and every worker na nandoon po sa Israel na gusto pong umuwi. Nagbabalita mula sa frontline, Faith Del Mundo, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.